po si Ed Caluwag at narito po ako ngayon sa isang bahay sa San Fernando, Pampanga. Naimbitahan po tayo dito para tingnan itong bagong bahay na nilipatan. Ang case po natin ngayon ay nung nagsimula daw silang lumipat dito, parang nagkaroon ng pagbabago yung takbo ng pamumuhay. In short, parang minalas daw or naging pababa yung takbo ng kabuhayan nila. So alamin natin ngayon, may kinalaman nga ba yung lugar, yung bahay, at yung mga gamit narito sa bahay. Samahan niyo po akong libutin ito at tuklasin ang hiwaga sa loob ng bahay na ito. Ito po si Ma'am Maribik, siya po yung nag-invite sa atin dito sa kanyang bahay. Kasi ito po yung bahay na na-acquire niya. At ito po yung aalamin natin, ano nga ba yung posibleng problema na nakaka-apekto sa kanila. So dito po tayo sa labas ngayon. So from here, subukan po natin alamin kung connected pa paranormally yung bahay, no? Kung anong meron. So dito sa labas, definitely positive po itong area kasi especially tinatamaan ng sikat ng araw. So ngayon, kapag siguro po familiar na kayo sa hawak ko, ito yung dowsing ko. At ito pong dowsing, hindi natin pwedeng kontrolin dahil freewheeling siya, umiikot siya ng kusa. Okay, ready? Okay, again. So, tinan niyo po yung galaw niya. Tumuturo siya, tinuturo niya yung area, yung lugar ng bahay. So, therefore, meron siyang nasasagap na energies dito. So, from here, at this point naman, so, ganun pa rin po yung gagawin natin. Pakita ko sa inyo. So, ayan, no? Mukhang pinpointed, tinuturo niya po mismo yung ano, mama. Tinan niyo, mama. Ayan. So, ibig sabihin, from this angle naman po, like this one, no, para po hindi natin na ano, para makita nyo naman na talagang i-attract siya dun sa loob. So, from this angle again, tingnan nyo po ah. Tumuturo siya dyan. So, start na tayo ma'am, pasukin natin yung loob. Sige po, pasok po tayo. So, from here, pupunit ko dito sa labas, tingnan natin kung meron siyang specific na area na ito ituturo. Diba? So, dito yung pointing niya. From here, hahanapin ulit natin. Itong angle naman na to. Para po makita ninyo na may specific siyang angle na ituturo. So, dito naman, ganitong position po. So, dahil kanina, ang turo niya is pupunta rito. So, dito tayo. So, ganyan po ako mag-pinpoint ng ano, ng area. So, pansinin nyo, dito, somewhere dito yung turo niya. So, meron tayong dalawang room dito. Pero, ang gagawin ko po, ma'am, lalagpas muna ako doon para malaman natin kung same ba ng area na ituturo pa din. Kasi from here, kung meron din po dyan sa lugar na yan, ituturo niya rin po yan. So, kunwari dito, ma'am, nandito ako, sa neutral. Okay. So, dito yung area na tinuturo niya. So, medyo tatalikod ako, ma'am, para makita niyo po na kung talagang dyan, hihilahin pa rin pa ganyan. Yan po. So, doon pa rin. So, ito na. Itong direction na to, kapag ito po ay dyan ulit pumunta, pwede na nating ma-pinpoint. Dito siya. So, dyan. Yung CR, ma'am, always, kadalasan, may negative po sa CR. Pero tingnan natin. So, lalapit ako dito kasi closest ako dito sa CR. So, kung itong CR, may pagkakataon din na ano, yan. So, isang spot po yung CR. Okay. Usually, ma'am, ito naman po very common. Mm-mm. Ang CR is commonly
negative mm-hmm. area. Dahil mm-hmm. dito tayo dumudumi. Nag-watch. Dito tayo misag pag masama yung loob natin. Dito mm-hmm. tayo nag-stay. So commonly, ganun po yung energies na meron sa CR. So definite po yan, tuturo niya yan. Mm-hmm. Okay. Pero it doesn't mean na meron. Haunted yung CR. No? Kanina to? Ako yata. Mm-mm. Mm-mm. Sorry. Okay. Lumal na ka pa, ma. Hello. No. Okay. So, ito naman point na to, ma'am. Tinan nyo, nakatalikod ako doon sa tinuturo niya. Oh. So, ayan. So, at this point, tatapatan na po natin. Mm-mm. So, malaman natin, saan ba? Dito ba sa door na to o dun sa door sa kabila? Okay. So, yan, ma'am. Ito yung tinuturo. Dito talaga, no, sir? Tinan din natin dito sa kabila, no? Mm-mm. Sige. Tapat tayo dito. So, kapag dito, ma'am, ay meron, ituturo din yan, definitely. Pero ang problema, tinan niyo po, ah. Sa kwarto. Nilalagpasan niya po. Sa kwarto. So, yung direction, so, dahil, sabi ko nga kanina kasi, dalawang door yung tinuturo, mm-mm. dalawang door, ano. Pero, pinpoint ko na tong isang room. Mm-mm. Dito sa kwarto. Dito talaga, ma'am. Again, eto na po. Once na tinapat ko dito, ayan o, lakas. So, dito. So, mula, ayan na, lakas na. Magmula po dito sa loob nito, hanapin na po natin, ma'am. No, medyo... So, mapapansin niyo, ma'am, tuturo niya naman yan eh, kung nasaan part. So, dahil dyan sa tumuturo. It's hard dito siya. So, hindi po ako pupunta dito. Kasi, mm-mm. hindi niya tinuturo yung part na yan, no? So, tingnan niyo, ma'am. Dito. 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 So, kung dito, sa naman ako, dito pa rin. Ito, sir. Mukhang, let's okay. So, pansinin niyo, ma'am, dito nag-cross. Okay, sa table nito. Dadala ni daddy ni from the US. Ah. Doon siguro sa mga namatay ng pasyente. Okay, ma'am. Mm. Tinan niyo, ma'am. O, oh, pag dito. So, patitang kaya kami kanya. Ayan, ma'am. So, ito, ma'am. Pinpoint natin yung point na itong mismong table. Ayan, yeah, o. Yeah. Okay. Sabihin, ma'am, kahit anong gawin natin, magkocross siya dyan kasi yun po yung pinpointing. Actually, ito second hand din to, sir. Pero subukan mo nga ulit, sir, okay. Kung yung desk talaga. Tingnan niyo, ma'am. Positive ito. Na. Yan. Ito, ma'am, kahit anong gawin ko. Yan nga po, wait, sir. Ano ngayon ang alamin natin na anong history po nito? Saan to galing? Yan po kasi galing yan. Sa Amerika? Amerika. Okay. Yung tatay ko, actually, naging, ano siya doon, trabaho niya doon, caregiver sa US. Sa US. Eh, nag-retire siya. So, yung mga namatay niyang pasyente, may pinapamana sa kanyang mga desk. Okay. Or mga gamit. So, possible, ma'am, isa sa naging pasyente niya, namatay. Oo, siguro. Opo. So, ibig sabihin, ma'am, ito, ma'am, ay metangay siyang, ano, negative energies. Mm. Energies of yung lungkot, yung mga emotion. Mga ganun. So, pansinin niyo, ma'am, ang low vibration po kasi kapag ang emotion ay, kunyari, sobrang lungkot. Kasi mm-mm. kung namatayan, uh-oh. Kaya naman kung may sakit na mm-mm. during that time na pag may-ari ito ng isang pasyente, ang ini-emit na po niyang energies ay negative na. Mm-hmm. Low vibrations na po yun. Low vibrations energies. And so, ang tendency, ma'am, pag inilagay mo yan sa isang area na may high vibrations, mm-hmm. unti-unti, kasi hindi mo naman masasabi, hindi naman pwedeng all the time okay ang mood nyo, mm-hmm. hindi naman pwedeng all the time okay ang mood ng lahat ng taong pupunta dito. Mm-hmm. So, let's say, for example, ma'am, problemado kayo, mm-hmm.
Tapos ito nandito, yung negative vibrations nyo, maa-attract niyan, dadalhin dito, pupunta mm-hmm. rin dito. So, maiipon dito, ma-accumulate. So, ganito mama, ate, palabas nga po nito. Para po makita ninyo yung ano na, kahit nasaan yan. Eh, mayroong pag-isa doon sa amin. Ganyan. Doon sa kwarto ko. So, kita niya mama, so, dahil wala na to, wala na dito mama. So, tingnan natin yung kaibahan, di ba, kanina. Kasi pwede natin sabihin, baka hindi nga yung mm-mm. baka hindi nga yung lamesa, di ba? Baka ito mismong ground. Mm-mm. So, dito na ako ngayon sa ground, mama. Ito yung pinanggalingan niya, di ba? So, tingnan mo, ma'am. Ito yung pinanggalingan niya, pero saan siya pupunta? Oh, no. Hinahabol niya po yung hinahabol. Ito na po, oh, mama. So, from here, hahabulin niya po yan. Nasaan ngayon yun? Saan ba nilagay? So, nilabas. Mm-mm. So, it explains, ma'am, na may isang bagay lang dito na negative. Mm-mm. At siya yun. So, kung ano man po yung nandito pa, dapat yan, mapipinpoint natin. Oo, kasi dito yung lamesa from the surplus yan, sir. Ayan, mamo. Wala eh. Walang galaw. So, wala, no? Walang galaw, mamo. Kahit nakatambon ng ano yan, unan-unan. Yes, okay. Kahit, ma'am, ano pang itapat niya dyan, kasi basta nandyan yan. Pick upin niya po yan. Wala, oh. Pakala ko yung galing sa surplus, hindi pala galing dun sa... Hindi, ma'am. Kasi sa America. Kahit galing sa surplus, meron namang pagkakataon na... Wala naman. Makamalay mo, talagang swinerte yung may-ari nung... Ano na yun? Ano, papalitan nila po. Pinalitan nila ng mas maganda. Meaning, positive yung vibration. Pero that one... Hindi ko expect na yun talaga. So, tinan mo, mamo. Oo nga. Lalabas tayo kasi since nilipat natin, nilabas natin siya. Mm-mm. So, from here... Kasi kanina dapat ang pinpointing sa loob ng kwarto, di ba? Opo. So, from here, ma'am, tinan mo. Dapat yan, kung meron pa sa loob ng room, ituturo pa rin niya yung room. Eh. Tingnan mo yung lugar na saan siya mag-i-stop. Doon na. Wow. Ituturo pa ako dito. Oo nga. Yun pa rin. Oo. Ganito naman yung gawin kong position. So, para makita niya po. Lamesa talaga. Lalagpasan niya. Okay. So, since siya yun. Lalagpas natin niya. Sinan niya, mama. Tatapatan ko ulit dito sa mismong nasa labas na tayo. Okay. At this point, tignan niyo po. Oh. Siya nga. Yun na naman, oh. Oo nga, sir. Alis natin. Yan na naman siya. Ito tayo. Ayan ulit siya. Okay? And then, tapatan natin. So, para wala pong ano na isipin na baka mamaya ginagalaw ko. So, i-fix ko yung ano ko sa level ko. So, hintayin natin, oh. Yun. Ito pa rin. Siya nga. So, napakasimpleng bagay lang, ma'am, no? Pero oo hindi nga. Hindi mo ina-expect na, ano? Sa paternity, si Kahanan. Wala man. Dito lang tapos. Ano po? Dito lang talaga. Puntaan ko naman itong room, para makita niyo na, ano? Kung talagang meron dito. Mm-mm. Pero, ma'am, meron lang mali dito, ha? Mm-mm. Yung salamin. Mm-mm. Yung salamin, ma'am, huwag niyo itapat sa pintuan, ha? Okay po. O, tinan niyo, ma'am. Sige, ma'am, pasok kayo. Pasok ka doon. Oo. Wala naman, mamo. Wala, oh. Di siya, wala siyang galaw. Wala. Pero, pag tinapat natin itong, sige, ma'am, papakita ko po sa inyo kung paano nagiging negative. Mm-mm. Tapat, ma'am, pakihawak nga po. Yan, ha? Dito. So, pakihawak lang po, ah. Mm-mm. Ate, move ka muna dyan, te. Eh, kailangan ko lang makita yung, ano, yung door. Ay, hindi, bukas mo yung pinto. Bukas mo. Para, ano, makita yung nabukas yung pinto. Okay, ma'am? So, pansin ninyo, ma'am, mm-mm. dalawa na yung pintuan. Mm-mm. Tama? Mm-mm. Isang tunay na pinto, isang pinto sa loob ng salamin. Mm. Okay. So, yung pinto sa loob ng salamin, yan po yung magiging dimensional door. Mm. Okay. So, tinan nyo, ma'am, dahil bukas na yan, bukas yung pintuan, pag tinapat ko to, parehas pintuan yan, ma. Pero ano lang ituturo nito? Oh. Okay. Tingnan natin. Tatapat ko. Okay. So, ang tinuturo niya, yan. Yung opening yung door. Talikod niyo, ma'am.
talikod nyo. Ibig sabihin, hindi nagre-reflect yung door. Mm-mm. Okay. Tingnan nyo po, oh. Hindi nyo ituturo. Tututok, oh. Wala rin. Wala nga. Oh, see? Ibig sabihin po, every time na ang isang salamin, tinapat mo sa pintuan, nagbubukas ka ng lagusan. So, yan po, iwasan ninyo. Mm-mm. So, kung meron namang ibang pwedeng paglagyan, ilagay sa, matatapat siya sa pintuan. Opo. Tapos, kung may matutulog naman, huwag niyo itapas sa ulunan. Sa ulunan, okay. Kahit, di ba, aling nasa, nakikita yung katawan, pero huwag niyo itapas sa ulunan o kayo sa paanan. Okay. Kasi, magkikreate ka naman ng ano nun, ma'am. Magkakaroon ng force astral projection. Mabangungutin po yung taong natutulog. Mm-hmm. Pag ganun. So, opo. Ganun lang kasimple, ma'am, yung case. Pero, tinan nyo, ma'am, isang simpleng lamesa. Di ba sabi nyo, second hand. Oo, oh, second hand din yan eh. Pero wala no, sir. Ulitin pa natin to, ma'am. Ulitin natin ulit. Oh. Kahit anong gawin, ma'am. Ulit-ulitin natin, oh. Itan sa mga okay yata. Sabi na, Aliyah, pwedeng itapat can door. Oo, can door. It's just ka kasi. Yan po. Kahit anong gawin natin, ma'am, ulit-ulitin mo natin. Ikayan may kayo. Ito lang. Oo, ito nga. Kahit ito, ma'am, pag ito, ma'am, ay nilabas mo, ito lang din ang hahabulin yan. Ate lang na. Ilabas natin. Sige, ma'am. Sige, ate. Ilabas niyo po dun sa labas. Makikita nyo, clear na dito sa loob ng bahay. Pero hahabulin niya pa rin yan. Lagay mo nga doon sa likod ng kotse, ate, wala para... Wala na po siya dyan. Wala, ma'am. Yan lang, ma'am, ang merong ano. Napakasimpling... Edi yung akin, meron na din ako isang ganyan. Galing din doon. Malamang, o, kasi... Kailangan pala. O, tinan niyo, ma'am. So, hindi natin nakita kung saan yung part nilagay, ah. So, from here, si ate yung magko-confirm kung saan gawin niya nilagay, ah. So, mula dito... Tinan niyo po. Doon na niya tinuturo. Oh. Ate, tama ba yung direction nito? Dito mo ba nilagay? Dito? O, so ito, pag diniretso ko to, tama. Okay. O, tinan niyo. O. Oh, ang lakas ng ano niya. Oh. Ituturo niya talaga kahit nasaan. So, kahit saan niyo dalhin yan, ma'am, hahabulin niya yan. Kasi, siya yung mayroong negative. So, wala man talaga dito sa bahay? Wala, ma'am, yung bahay. Yung damit na dinala. Yung ano talagang gamit. Yung nadala ninyong gamit. Gamit talaga. Kasi, ma'am, ganito, no? Mm-mm. Noon bang time na iyan ay saan ang galing? Yung saan siya nanggaling na lugar? Sa kila mama niya? Mm-mm. Mula doon, dinala niyo dito? Mm-mm. Okay. Ang tanong, bakit doon hindi siya nag-i-emit, di ba? Wala sigurong tumitingin, walang nakakaalam. Pansin ninyo, lagi kayo nag-aaway. So, negative, negative, mm-hmm. negative, negative. Yun, kasama yun sa nag-power up doon. Doon sa anong table? Meron po yata sa cerdo kasi minsan meron akong narinig, pero yeah. Pero cancel. Eh, yun nga, ma'am. Ibig sabihin po, yung isang gamit na yun ay galing sa lugar na merong mataas na negative energies at dinala nyo dito. Mm-hmm. So, nadala nyo yun, natangay nyo. Mm-hmm. So, dahil naman, kailangan niya nang magpipid eh. Kailangan niya na nagpipid sa kanya. Ang nagpipid sa kanya, yung minsan, yung init ng ulo nyo, yung problema nyo sa ginagawa nyo, lahat yun, hihigupin naman niya yan. Hihigupin niya. So, pag yan ay nahihigup na niya, tataas na yung energy niya. So, eventually, apektado yung bahay. So, ngayon, akala nyo, naapektuhan yung bahay, pero hindi yun eh. Ang unang-unang tatamaan is kayo. Magne-negative muna lahat. Magne-negative. Yun. Ganun po yung mangyayari talaga. Hindi porket, tingnan nyo, hindi naman antique, di ba? Oo. Pero hindi nga siya antique. Pero ang tanong, ano ba ang mga nasaksihan niya? Ano ba ang mga bagay na nung siya ay kung nasaan siya originally galing, eh parang nadikit sa kanya. Sa kanya. So kung siya ay sabi niyo nga galing sa gamit ng mga matatanda na namatay. So lahat 'yun negative vibrations. Negative vibrations.
pag-aari dahil ibig sabihin, nahahawakan yan, pwedeng ginagamit. Maaaring yan, mismong table na yan, ginagamit habang inaatake o kaya nagkakasakit, habang malala ang sakit. So lahat yun, na-absorb niya. So posibleng pati yung mga tungkod? Yes, ma'am. Tsaka wheelchairs now. Yes, ma'am. Anything po na gamit na ano, kasi ang lahat ng bagay po ay energies eh. Oo, yung mga tungkod na yun, galing din sa mga pasyente niya. Eh, hindi natin masasabi, baka namatay na yung mga yun. O kaya eh, may malubhang sakit. Ay, namatay na. May mga malubhang sakit. Namatay na. So, dapat talaga, hindi basta-basta na, sir. In fairness, Sir Ed, simula nung, naalala ko kasi nasa bodega lang yun eh. Kaso nung biglang... Balikan nyo, ma'am. Balikan nyo yung ano. Okay. Balikan natin yung time na wala pa siya dito. Nandun pa. Okay, nandun pa ako. Nandun kayo. Tapos, naalala ko nun, nagsabay-sabay yung mga kliyente, so kailangan akong bumili ng bagong laptop. Kaso, syempre nagtitipid na ako sa lamesa. Dahil mahaba na yung lamesa ko dun eh. So, sa kinuha bahay. Niyo siya. So, nasa bodega yon, kinuha ko ngayon ginamit siya. Ngayon ginamit ko from there, oo. Ginamit niyo, oo. So, yun. So, mula nun, parang, oo. That's it. So, yun na yung reason. Kasi ang hanap buhay niyo, ito eh, di ba? Oo, sir. Tapos ito mismo, yung mga ganyan, ipinatong niyo sa kanya. So, yun na mismo. And usually, talagang magdamagan. Di ba, ma'am? 24/7. Sa dami-dami ng lamesa dito, ma'am. Sa dami-dami ng lamesa. Bakit yun ang na-pinpoint natin na nagamit naman ninyo exactly sa negosyo ninyo? Actually, dito talaga yun kaso sabi ko, baka maraming tao mamaya. Ipapasok ko muna siya dito sa so loob. So continuously, ibig sabihin, continuously, yes, ginagamit nyo siya. So, yun, pinasok ko lang kanina, sir, kasi... Dahil sobrang haba na, sabi ko, sobrang haba, nakaharang siya. Papasok ko, lalabas ko ulit. So, continuously, ma'am. Ayun pala yun. Siya yun. Eh, kasi, ayun, mismo, na-absorb na nung ginagawa ninyo. Ang trabaho nyo. Totoo yun. Tapos minsan, sir, napapansin ko, madalas ako nade-depress na, dati hindi man eh, pero nung, yung mga ngayon, siguro sobrang dami na, ng energy na kuha niya. Oh, yun ma'am, yung depression na yung depressed ninyo, minsan parang pinipid pa rin sa kanya yun. Naiipon pa rin sa kanya. Na-absorb pa rin niya yun. So yun, magpa-power up pa rin sa kanya. So mag-a-add up na mag-a-add up. So alam niyo ma'am ang sagot yan. Actually, hindi. Baka mamaya sabihin naman ng iba. Ay, masama yun. Wala mo na ang ano yan. Eh, alin ba ang mas masama? Yung alisin siya dito, o yung continuously bumagsak kayo. Diba? So, sa akin naman, kung sasabihin ng iba, pamigay nyo na lang, huwag nyo itapon. Pamigay mo, din ganun din ang magiging epekto sa iba. Knowing na meron. Alam mo nang meron. Alam mo nang meron, pamimigay mo. Hindi ka nakatulong. Oo nga, totoo po. Diba? Ayun. Di ba, Ate Lori, may mga bagay. Binibigay ko sa... So, yan po. Ganun lang po kasimple yung ano, mapapansin ninyo, ganun kasimple lang, isang simpleng bagay lang ay enough na para pabagsakin ang isang tao sa kanyang negosyo o hanap buhay dahil lang negative po yung bagay na yon. So may mga bagay po pwede tayong gawin, pwede naman natin itong i-cleanse. Pero sa case ni ma'am, hindi ko na po i-allowed na i-cleanse pa kasi continuously nagamit na niya yan at naging masama na yung epekto. At this point, siguro si ma'am magde-decide whether itatapon niya, ipamimigay, or susunugin. So, si decision na po ni ma'am yun. So, mahalaga po na ilabas na siya ito sa bahay. Hello, ako po si Mary Vic Perdido and nakatira po kami dito sa San Fernando, Pampanga. So, isa po akong digital freelancer na humahawak ng mga social media account, ganyan. And nag-work from home ako. So there's this point na napansin ko, parang yung kabuhayan namin, parang pababa siya. And parang in-associate ko siya dito sa bahay kasi dati nakatira kami sa magulang ko. Tapos na-acquire namin tong bahay
Though itong bahay, parang may nauna sa amin na titira sana, pero hindi natuloy kasi nagkasakit yung asawa nung ano, may-ari. So, hindi sila nakapag-successfully move sa bahay. So, in-offer sa akin, dito kami tumira. Napansin ko, parang pababa yung pamumuhay namin. Yung dating maraming kliyente, biglang nagkawalaan isa-isa. Until this year, feeling ko noon, parang nagkataon lang kasi pandemic, so mahirap nga naman yung buhay, lahat nahihirapan. So, obvious na baka yung mga kliyente nahihirapan din. Kaya, yun, nag-aalisan sila. Pero, napansin ko na parang may kakaibang energy na nagko-control sa pamumuhay namin. Kasi, this year lang, tuwing may papasok na bagong kliyente, as in, wala mang 1 week, bigla na lang silang hindi magpaparamdam, ganyan. So, until last week, nung nag-reach out ako kay Sir MJ na nag-onboarding na ako sa kliyente ko, tapos bigla-bigla, out of nowhere, magba-back out sila. So, sabi ko, Sir, tulungan niyo ko. Doon ako na kailangan ko ng tulong na like si Sir Ed na parang ma-house cleansing sana yung bahay. Tapos na-surprise ako na hindi pala yung bahay ang may problema. All along, kasama ko yung isang bagay na yun na nagpapalala sa sitwasyon namin, sa pamumuhay namin. So yun, na-detect nga ni Sir Ed na yung maliit na table, come to think of it, nung mag-flashback ako, naalala ko noong 2020, nasa bodega lang yun eh. Galing yun sa Amerika. Dala ng tatay ko kasi yung tatay ko dati caregiver sa Amerika. So, nag-retire na siya, umuwi siya. And may mga dala-dala siyang mga gamit from the, dun sa ano niya, dun sa Amerika. And isa yun doon. Pero yun, na-stuck doon sa bodega namin. Pero naalala ko, nung nag-start yung pandemic, since dumami yung kliyente ko before ng pandemic, nangailangan ako ng isang table pa para sa additional na pampatong sa laptop. So, kinuha ko yon sa bodega namin, dun sa bahay ng parents ko. Tapos, come to think of it, magmula noon, nag-start na biglang nagkawalaan yung mga kliyente, ganyan. Tapos yun nga, na-acquire namin, since may ipon kami, na-acquire namin yung bahay. Kaso, yun nga, nung pumunta na kami dito, dun na yung sobrang parang may external energy na talaga na parang nagpo-pull down sa amin para umangat, ganyan. So, yun, kaya tinawag ko yung tulong ni Sir Ed, pumunta sila dito. Nung una, napapanood ko sa TV yung dalawang steel bar. Skeptical pa ako pag may gumagamit nun eh. Sinasabi ko na kinokontrol lang sa kamay. Kasi nga hawak-hawak, di ba? Pero kanina, nung ginamit ni Sir Ed, kitang-kita ko talaga sa mata ko na hindi pala pwedeng kontrolin yun. Kasi nakaganon lang talaga siya. And nung ginaganon ni Sir Ed, talagang nakatitig ako sa kamay niya. Kung gumagalaw ba yung mga daliri ni Sir Ed, ganyan. In fair, hindi siya gumagalaw talaga. As in, naka-focus ako sa kamay ni Sir Ed. At hindi talaga niya kinokontrol. And it's really amazing na yung parang may sarili talagang mind yung dalawang rod. Na pumapasok talaga siya dun dito sa bahay. Tapos nung pumunta kami dito sa sala, talagang kung nasaan yung table, doon tumuturo yung dalawang rod. Tapos yun, na-detect nga ni Sir Ed, yun yung table na yun yung may problema. So, sabi niya, una in-explain niya, baka may mga bagay na parang pinasok sa bahay, pero madi-detect natin yun. So, ang una ko naisip, yung kinuha naming parang Korean table sa surplus. Sabi ko, Sir Ed, baka yung binili ng anak ko na Korean table sa surplus, galing kasi surplus yun. Pero nabigla ako, hindi yun. Ang na-detect niya, yung table mismo na kinuha ko sa bodega ng parents ko. So, come to think of it nga, from time na
kinuha ko yon. Doon na nag-start na isa-isang nag-aalisan yung kliyente, parang ang bigat ng pamumuhay, ganun. So yun, sir, kaya malaking pasasalamat ko kay Sir Ed na detect niya talaga yon. Tinanong niya sa akin kung pwede mong ipamigay, i-dispose. Siyempre, hindi ko naman kayang ipamigay knowing na may ganun siyang effect. So, siguro i-dispose na lang namin, like, itapon or sunugin. Kasi marami ng beses na sumagi sa isip ko na patulong na kaya ako sa mga katulad ni Sir Ed, ganun. Tapos, nag-usap kami ng anak ko. Sabi ko, kanino tayo patutulong? Dapat yung legit. Sabi ko, baka naman kasi, alam mo yun, yung lulukohin lang tayo. Sabi ko, kasi nga, skeptical din ako. Tapos sabi niya, may na ako yung page ni Sir Ed. Subukan mo, ma. Sabi niya. So yun, nag-contact nga ako. So, nung una, medyo ano pa ako na matutulungan kaya nila ako. Kaso nga, yung last week nga, bigla na lang out of nowhere, yung kliyente talaga biglang nagbaligtad yung pag-iisip niya. As in, iniwanan niya ako, nasa onboarding process na kami. Doon ko talaga, kailangan ko talaga si Sir Ed. Kaya sabi ko, Sir MJ, tulungan mo ako. Wag na tayong magpa-delay kung meron kang available slot. Ayoko nang parang mahintay na mawala lahat sa amin. Sabi ko, kasi pinaghirapan namin yung mga na-acquire namin. Kailangan niyo akong tulungan. So, dun talaga na kailangan ng external na tulong. So, yes, na-meet ni Sir Ed yung expectation ko. Talagang, dun palang sarad. Naniwala na talaga ako na legit talaga. As in, nakatutok lang talaga ako sa kamay talaga ni Sir Ed kanina. And yung rad talaga, kung saan yung table, nandun siya. Linabas ni Ate Lori yung table. So yung rad talaga, sinundan niya sa labas yung table. So yeah, it was amazing actually. As in, alam mo yun, yung ganun pala, no? Yung feeling ko ngayon parang nabunutan na ako ng tinik na magaan na sa pakiramdam na knowing na na-solve na yung problem namin. Tsaka napakabait ni Sir Ed. Nakikita mo siya sa TV, ganyan. Kala ko parang suplado si Sir Ed. Kasi makikita mo siya sa TV, hindi man siya masyadong kumikibo, diba, sa mga segment-segment niya. Pero napaka-down to earth ni Sir Ed. Hindi ko man talaga expect na pupunta talaga kayo dito, sir. Expect ko talaga na baka mag-busy siya, magdadahilan si Sir MJ na madidelay kayo, ganyan. So, kahit last moment na, nung papunta kayo, darating talaga dito si Sir Ed. Sabi ko, hindi talaga kami makapaniwala. Tapos yung nanay ko, sobrang fan niya sa kanya si Sir Ed. Sabi niya, nagpasundo pa yung nanay ko sa akin para ma-meet niya si Sir Ed. Kaya yun, thank you talaga, Sir Ed. As in, kala ko namimili siya ng tao na pupuntahan niya, alam mo yun. Sabi ko, sir, baka naman yung mga kliyente, yung mga big time. Hindi ako big time. As in, tinatry ko lang mag-meet ng end, yung gano'n na housewife ako, tapos work from home. Gusto ko lang makatulong sa asawa ko, ganyan. Kasi nasa ibang bansa siya, OFW. So, parang, di ba, yung kala ko hindi niyo ako papansinin, pero na-surprise talaga ako na pumunta talaga kayo dito. Kahit yung mga nung nagpasabi ako dun sa security guard, darating si Sir Ed, ha, yung tsaka yung team niya, si Sir Ed Kaluwag, darating dito. Parang ganun yung mga, hindi sila makapaniwala siguro dahil nakikita nila sa TV, tapos bigla out of nowhere, yung napakasimpleng tao ka lang, miss. Parang hindi ka naman yung bahay mo, hindi naman kalakihan para puntahan ni Sir Ed. Parang ganun yung reaction nung security guard namin dun sa village. Pero yun, talagang thankful talaga ako. Thank you, sir. Salamat po. So, natapos na po na yung ating investigation dito sa bahay nila, ma'am. At bigyan ko po kayo ng step-by-step na procedure na ginawa ko. Una,
mula po dun sa labas, dahil nung pumasok kami dito, bago ako mag-start, may naramdaman ako dito sa loob ng bahay. Although hindi ko pa pinpointed kung nasa ang area, pero kailangan lumabas muna ako at mula dun sa labas, kailangan kong i-pinpoint na dito nga ba sa loob nang gagaling. Kasi posible din naman po na yung naramdaman ko ay nanggaling sa labas. So since gamit yung dowsing rod ko na lagi namang binabash sa akin kasi rod lang daw siya, well, welcome naman po yung lahat ng gustong humiram nito at sumubok, pwede ko naman pong ipasubok sa inyo. Okay, just like sa nakita po ni ma'am. Okay, una-una po, pagpasok ko dito, hinanap ko yung inikot ko tong sala hanggang sa may CR, and kung makikita niyo po, makikita niyo po na pointing din siya ng CR. Pero always po naman, ang CR is always negative yan. Partly negative ang CR. Kasi dito tayo naglalabas ng sama ng loob natin, yung dumi. No? So that is negative. Hindi naman natin yan pwedeng i-cleanse araw-araw. Pero eventually, ang CR, nakiklense naman po yan. Kaya nga naglalagay tayo dyan ng mga scented candle is para to avoid yung negative energies na magstay. And then, after dun sa CR, lumabas po kami. At yun na. Dalawang kwarto po yung nandito. At sa isang kwarto po ako na-attract o dinala. So, dun sa loob ng kwarto, may mga several things na nandoon. At kaya lang, kailangan kong sundin saan ako dadalhin ng rod. And eventually, dinala niya ako sa isang table na ganito lang kalaki yung size. At hindi naman siya mukhang antique, hindi naman siya luma kasi made up of plastic. Kaya lang, kapag po alam mo yung rules na tinatawag nating negative and positive energies at nararamdaman mo to, kailangan malaman din natin yung backstory ng table. So since doon po nag-cross yung aking rod sa simpleng table lang, so ang unang-unang kailangan kong malaman, ano bang kwento nitong table na to? Parang study table lang to. Pwede rin siyang table na kinakainan kapag ka nasa sala ka. So very common yung table. So wala pong kakaiba, hindi siya antique, hindi siya gawa ng mga kung ilang dekada nang lumipas. So bago siya or almost millennial na yung itsura niya. Kaya lang, yung backstory po nito is that yung table na to ay galing sa other country at ginamit ng isang caregiver po yung nag-uwi. So definitely, ang mga nakasalamuha ng table na to ay yung mga matatanda na o may edad na, possible may sakit. At doon po pumapasok yung negativity. So, ang taong may sakit, always ang pakiramdam niyan down. Always ang pakiramdam mo, wala ka ng silbi. Lagi kang mainit ang ulo, laging negatibo yung pakiramdam mo, at yun po yung na-absorb ng table na yun. Yung simpleng table, ang na-absorb niya always ay mga negative energies. At since, nakarating dito yung table, and then, gaya ng kwento ni ma'am, kinuha niya to mula sa bodega, and actually, ako yung na-surprise kasi hindi ko naman alam na yung mismo palang table na pinpoint ko ay mismong table din na ginagamit niya dun sa kanyang hanap buhay. Pinagpapatungan niya pala ito ng laptop, which is ang number one na naapektuhan is yung kanyang trabaho. Nagkawala yung mga client. So, kung pagdudugtungin natin yung kwento, makikita nyo na involved yung table somehow doon sa nangyayari kasi ginagamit siya. So ibig sabihin, every time na si ma'am ay ginagamit yung laptop na nakapatong doon sa table, itong table continuously emitting the negative energy. At since ang laptop po ay gumagamit ng kuryente, energy pa rin, static, so ma-emit yan, ma-absorb ni laptop at matatransmit doon sa client naman. So yung client naman, magkakaroon ng negative thinking and eventually, boom, negative yung nangyayari. So ganun po natin pinagdudugtong yung kwento. Hindi po natin na basta-basta lang hinanap ito tapos wala na. So dapat ma-explain po sa
nanonood kung ano ang kahalagahan, ano ang importansya, na malaman mo kung ano ang naging cause at ano naman yung effect. Okay? So, para po sa lahat ng makakapanood nito, hindi po masamang bumili ng anumang bagay na second hand or antique. Kaya lang po, make sure na meron, magbaback read kayo, kaya alam niyo yung back story, yung story behind, saan ba ito nang galing. Pwede rin na bago niyo ipasok sa loob ng bahay, i-cleanse niyo muna. Pwede niyong ipa-cleanse o i-cleanse niyo muna kung talagang very important para sa inyo yung bagay na binili ninyo. So kung talagang parang attracted kayo dun sa bagay at gusto niyong ma-acquire ito, bago niyo ilagay sa loob ng bahay ninyo, gawan muna ng pamamaraan, i-cleanse muna to. So which is hindi nagawa ni ma'am dahil basta niya kinuha ng bodega, ginamit sa hanap buhay. So yan po. So para po sa may mga katanungan na ganito, may mga problema ang ganito, pwede niyo pong bisitahin yung aming page, Ed Caluwag, and feel free na mag-leave ng comment at feel free na mag-message sa amin. Baka in a way, matulungan din namin kayo, katulad ni ma'am. So, tandaan po natin, ano man ang ginagawa mo, nasaan ka man, hindi tayo nag-iisa dahil hindi lang tayo ang nasa mundo.